Limang bagay na dapat hindi natin ginagawa sa ating buhay. Una, ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Nakakahiya kapag nalaman nila. Parang wala ka ng kalayaan na gawin ang gusto mo dahil lang dyan sa nakakahiya kapag nalaman nila yan. Ilang beses mo na bang napatunayan na at the end of the day, walang pakinabang yan na ang importante naman talaga ay kung ano ang masasabi ng Diyos sa gagawin mo. Pangalawa, takot. OA. Ito na siguro ang sum up o ang ginagawa mo kapag natatakot ka. Minsan kasi, kaya tayo may takot dahil hindi natin alam kung ano ang magiging resulta ng isang bagay kapag ginawa mo. At akala mo kapag nangyari sa iba, mangyayari din sa'yo. Akala mo parehas kayo ng buhay. Minsan ang nangyayari, nakakausap mo ang taong ganito at bibigyan ka pa ng warning na akala mo memorize nila ang buhay mo na parang parehas kayo ng kwento. Tigilan na ang habit na ito at hanggang andyan yung takot na yan, walang growth na mangyayari. Pangatlo, nabubuhay sa nakaraan. Dalawang klaseng tao ito. Una, yung may failure o kabiguan sa buhay. Dumaan na ang maraming taon na napakatagal na. Hanggang ngayon, hindi pa makamove on. Andun pa rin siya. At hanggang ngayon, feeling kawawa siya. At sino-sino ang sinisisi. At hanggang ngayon, sinasabi niya na wala daw siyang kasalanan. Next, yung winner siya dati. Hanggang ngayon, hawak pa rin niya ang kwentong tagumpay niya na siya daw ang dahilan kung bakit sila successful noon. Again, hindi na rin nakamove on at ito nang ito ang kwento niya. Pang-apat, wala kang believe sa sarili mo. Itong part na to, hindi mo kailangan ng ibang tao para i-down ka. Ikaw mismo kinakausap mo ang sarili mo na hindi mo kaya. Na kinukumbinsi mo ang sarili mo na mahina ka at wala kang ibubuga. At ilang beses mo nang ginawa ito sa sarili mo na sa huli, ang tanong mo sa sarili mo, bakit ko ba ginawa yun? Panglima, wala kang pasensya sa pag-antay sa Diyos. Ito dapat ang isa sa pinakamalaking hadlang sa buhay at growth natin. Akala mo lahat instant. Akala mo lahat boom! Andyan na agad sa harap mo. Matutong mag-antay at magpasensya. Sa araw na nag-aantay ka sa reply ng Diyos, mas maniwala sa Kanya. Saka isa pa, paano mong nalaman na hindi pa nag-uumpisa ang Diyos na tuparin ang prayers mo? Paano mong nalaman na wala pa siyang ginagawa? Nababantayan mo ba kahit isip ng mga taong ipinagdarasal mo? Hindi ba minsan kapag nakarating sa atin ang solusyon? Minsan kwento na lang yan kasi matagal na palang inumpisa ng Diyos ang dapat gawin nang hindi mo namamalayan. Sabi nga sa Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanya.